Ano po ang plano ng PFP? Kasi next year, na alam naman natin, ang midterm elections. We've already seen some early alliances forming and coalitions. Saan po papunta ito? Actually, right after ng election, ay tuloy-tuloy yung expansion natin sa isang structure ng partido. Hinatin natin ito sa dalawang structure. Ito yung grassroots build-up. At umabot na tayo na nasa 60% after one year, after election. At ito na yung panahon na nagkakaroon na tayo ng expansion sa electoral structure. Andito naman yung mga politiko. At tuloy-tuloy, walang tigil, hanggang nagpaparami kami. At meron tayong unit team before nung sa 2022 election na naging successful naman yung laban na kung saan meron tayong alliance sa isang post na suportahan ng president, ang tumatakbong presidente natin na si President Bongbong Marcos at ang ating vice president naman Sara Duterte. At ito naman yung panahon na nagkakaroon ng renewal of ties, no? Hindi ito simula kundi patuloy na pinapakita at nagsisimbolo na patuloy pa rin nagkakaisa ang mga membro ng unity sa DKN na susuportahan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. At pinag-uusapan na rin namin ang paparating na midterm election. Governor, speaking of paparating na midterm elections, can you share with us kung meron na po ba kayong senatorial candidates in mind? Sa ngayon wala pa. Bumubuo tayo ng steering committee base doon sa mga political parties na nakasama natin sa alliance. Yung steering committee ang magdidesisyon kung sino yung i-accept natin na mga senatorial candidates na dadalhin ng alliance na ito. At natitiyak natin na hopefully by August or before ng mga general assembly na gagawin ng mga political parties ay makakabuo na tayo ng isang team para sa 20 25 senatorial candidates.